Hello mga kaibigan, ayan na naman tayo, magluluto tayo ng koshari. So, ngayon guys, ang ating mga ingredients, meron 2 kind of macaroni. Meron tayong pasta at saka simple macaroni. Siyempre, niluto na natin to. Yung kung meron kayong maliit, so yung gamitin ninyo. And then, ang ating ingredients, meron tayong sariya. Ayan, and then meron tayo ditong mayroon tayong Maggi cubes and mayroon tayong garlic, onion, chili and tomato. So ito yung mga ingredients natin na gagamitin natin sa ating pagluto na koshari. Ang koshari special ito guys sa Egypt. And ito mayroon tayong lentil and little rice. So konti-konti lang yung ating gamit. And then magagamit tayo dito guys ng ating cumin powder. Meron tayong black pepper and salt. And dito mag-init tayo ng kawali or ng kaldero. And then maglalagay tayo ng mantika para igisa natin yung ating ingredients. At after na mainit na yung mantika guys, ayan, ilagay natin ang ating bawang. Haluin lang natin para hindi masunog. And then the next natin is maglagay tayo ng onion. And then i-fry lang natin ito guys na hanggang mag gold brown. Na maamoy natin yung langhap sarap dun sa bawang at saka sa sibuyas. So karamihan ang inuuna nila is onion. Ang gaako naman is bawang talaga. And then ito guys, ito puron ang tawag nito sa amin. Hindi ko alam sa inyo. So kapag naluto na lahat-lahat natin yung ating koshari, lilipat natin siya dyan. And syempre yung onion natin baka masunog, so haluin natin. So ngayon ready na siya. Ilagay natin ang ating chili. Ang chili natin guys is green but very spicy talaga siya. So ang koshari kasi talaga ang ano niya is spicy. Masarap kapag spicy yung koshari. And then after ng ating mailagay yung ating chili, ilalagay na natin yung niluto nating lentil. Take note guys, yung lentil is nilaga ko na siya, malambot na siya. Ayan, ihahalo natin to dito para ma-mix yung ating ingredients sa koshari or sa lentil. Ang tawag dyan is black lentil kasi mayroong orange siya, tapos may parang white yata yun, and then black lentil ang gamit natin. And then after na maihalo natin, nilalagay na natin dito ang ating niluto na din ha, ng ating una asin. Syempre mayroon tayong ilalagay ditong kanin guys, and maglalagay tayo ng black pepper. And maglalagay tayo ng 1/2 teaspoon of cumin powder. Kailangan guys, yung cumin powder, lasa siya. Hindi mo dapat damihan. Basta malasap lang yung cumin powder. 1/2 teaspoon lang. Kasi yung gamit, ang niluto lang natin ng koshari, isa kunti lang siya. And then, i-mix natin siya. Haluin lang natin siya mabuti para maihalo natin ng mabuti yung ating mga inilagay na powder. And kung gusto mo ding maanghang yung koshari rice, pwede mo din siyang lagyan ng chili powder. Pero hindi ko na nilagyan. Chili green na lang. Spicy na din yan. And ilagay na natin ang ating kanin. Yung kanin natin is niluto natin na hindi siya malata. Kapag inilagay natin sa koshari is dapat hiwa-hiwalay siya. Ayan. And haluin lang natin guys para ma-mix natin ang ingredients na mabuti para yung lasa niya is mix talaga. Malalasap natin. And then after nyan guys, syempre pakahalo natin at nahihalo natin mabuti. Ilalagay na natin dito yung ating niluto na din na sariya. Ipinride natin yung sariya without oil na guys ha, kasi pangit ang ma-oil na pagkain. So, ipinry natin and then i-mix natin ng mabuti dito. And then, after na ma-mix na natin to, iluluto natin siya sa low fire.
Ayan, ayan na guys ang ating koshari, rice and lentil and then sariya with the ingredients. Ayan. Mayroon siyang green chili para medyo may anghang din yung kanin niya or yung koshari, 'di ba? And after niyan guys, ililipat natin 'to sa kabila para maluto yung ating hindi mo na kailangan dito ng tubig ha. O hindi na kailangan maglagay ng tubig kasi luto na siya lahat. Yung kanin, yung kusya, yung sariya na lang ang hindi pa. So iininin lang natin siya para maluto yung sariya na inilagay natin. So ayan siya, inilipat natin dito para lutuin natin siya sa low fire at intakpan para maluto siya. And then after na mainit na yung ating mantika or yung butter na inilagay natin sa ating kaldero ang gagamitin, maglalagay tayo ng bawang pa rin. Ito ay para sa koshari sauce. Haluin lang natin yung ating garlic. And then next natin itong ating onions. And then siya nga pala guys, mayroon tayong ginawang fried onions, golden brown. Ginagawa or inilalagay ito for topping sa koshari. Lalagay na natin ang ating chili. At ilalagay natin yung isang Maggi cubes. Haluin nyo guys hanggang matunaw yung Maggi cubes kasi minsan namumuo siya. So, mas mabuti na haluin nyo na muna hanggang sa matunaw. Kasi, baka kung timplahin ninyo is hindi pa tunaw yung ating Maggi, magiging maalat ang luto ninyo. And after nan, lalagyan na natin yung tomato. Haluin nyo lang siya guys. Maglalagay din tayo dito ng salt, pepper muna siya, black pepper. Huwag muna ng salt kasi may Maggi na tayo. And maglalagay din tayo ng tomato paste, 1 teaspoon tomato paste lang kasi napaka-dark ng kulay. So hindi siya papabol na napaka-dark. And lutuin lang siya. Ayan, kung makikita nyo guys, ayan. Kung gusto nyong maanghang, so dagdagan nyo ng chili powder. Ayan. Dadagdagan natin ng chili powder kasi sa akin, mag-a-add ako ng chili powder kasi mas masarap pag ang koshari ay maanghang. So, naglagay ako ng 1/2 teaspoon of chili powder. And, i-mix lang natin. Sorry. And, after nyan, maglalagay tayo ng water. Depende sa inyo kung hot yung water ilalagay nyo or cold. Ayan, lulutuin na natin siya. Ayan na siya guys. Iluto lang natin siya ng hanggang 10 minutes. Ayan, luto na yan hanggang 10 minutes. And then, tikman ninyo kung maalat or matabang, kayo na yung magdagdag.
After 10 minutes, ilalagay na natin to, guys. And mix natin. Yung makikita, ayan na siya. And after niyan, ililipat natin sa dito. Ilipat natin sa dito. So, ito na guys, ang ating koshari. Ayan. Sarap. Kainan na.